So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So pumalik tayo dito sa Jacob Bike and Apparel para sa panibago na naman bike check. So kahapon dumating ang kanilang mga stocks ng bike, almost 100 pieces yun. Yung iba hindi na natin inabutan kasi nabili na. Pero buti may inabutan tayo dito isa. Ayan. So i-bike check natin ngayon. Ayan to, Totem Cruiser na 27.5. Ayan. So ano pa hinihintay natin? Tara, bike check tayo. Ayan guys, ang ating Totem Cruiser. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Ang kulay ng frame natin ay matte black. Ayan, so makikita nyo, matte black siya. Gustong gusto ko ang kulay ng mga matte black ng mga bike. Siyempre, yan ay alloy na yan, alloy. So yung frame niyan, naka-internal cabling yung kanyang FD at RD. Yung isa nandito at yung isa nasa kabila. Ayan, dalawa lang yung internal cabling natin. Itong isa na to ay preno sa harap. May makikita kayo ditong sulat na Totem na kulay gray. Tapos may nakasulat dyan na MDS, Mountain Drive System. Yan. Tapos meron ditong grain lining na may red dito. Yan yung bottom tube. Sa ilalim, walang nakalagay. Matte black lang. Top tube tayo. Sa top tube may makikita tayong logo ng Totem. Designed by Totem Innovative Team. Yan. Tapos may lining na red. At yung model na cruiser. Yan. Tapos dito, meron dito nakalagay na frame safe system. At may maliit na nakasulat na cruiser. Ayan. Tapos dito sa seat tube, may makikita tayong size 16. Frame size yun. Wheel size 27.5. Design and engineered system. Yan. So yan yung, tapos may red the lining. So yan yung seat tube. Punta tayo dito sa chainstay. Yung chainstay niya malapad. Malapad din dito. Tapos may makikita tayong welding doon. Ayan. So punta tayo dito sa seat stay. May makikita tayo ditong lining na gray. Ayan. Tapos meron tayo dito makikita ng tornilyuhan para kung gusto nyo maglagay ng bike rack sa likod, makapaglagay kayo. So dito, nandito yung isa pang tornilyo. Ayan. Meron nga pa rin tayo ditong hindi ko alam tawag dito guys eh. Ayan. Tapos wala kayong makikita ang kabitan ng kable kasi pang 1x lang tong frame na to. So kung gusto nyo maglagay ng 3x sa 2x, palagay ko hindi nyo magagawa. Ito nga pala guys ay not tapered yung head tube nya. Tapos hindi siya smooth weld, meron siya dito mga uod ng pagkakahinang. Dito rin sa seat tube nya meron tayong makikita dito mga uod ng pagkakahinang. Syempre dito din sa may bandang baba, ayan, mga uod ng pagkakahinang yan. Pero hindi masyado naman pansinin yan kasi matte black naman yung frame natin. Next guys, punta tayo ng fork nya. So check natin kung bakal or alloy yung mga parts ng fork. Doon tayo sa crown. Uy, alloy yung crown nya guys. So alloy, ayos yan, ayos. Stanchion nya nasa 100mm na travel. Itong itong lower nya bakal. Ayan, bakal yung lower natin. Tapos meron siyang manual lockout sa kabila, yung kanyang preload. Yan ay gawa ng Totem. Yan. Dito naman tayo sa kanyang seat post. Yan, alloy na yan guys oh. Alloy yung kanyang seat post na 27.2 by 350 mm. Yung kanyang seat post, syempre gawa yan ng Totem. Yung kanyang seat clamp, check natin. Yung seat clamp niya guys, alloy na rin. Yan. Tapos yung kanyang pedal,
Yung pedal, alloy. Alloy yung kanyang pedal na mayroong reflector dito. Tapos yung kanyang upuan, aero saddle. Aggressive na to. Mapatulis, ayan. Wala akong nakikitang pangalan. Ayun, guys. Gawa yan ng totem. Ayan. Para siyang leather. Parang leather. Manipis yung foam. Punta tayo sa handlebar. Handlebar, alloy. Yan. Stem, alloy. So, ang handlebar niya, guys, ay 720 millimeter. Yung stem niya ay 60 or 70 millimeter, guys. Yan. Yung grip niya, malagkit. Yung pagka-rubber niya, malagkit yan. Medyo nararamdaman ko. Tapos, close dito. Ayan, doon tayo sa kabila para maliwanag. Ayan, sarado. Sarado yung kanya rubber dito. Then, ito namang brake lever. Alloy. Alloy yung lever niya. Naka-hydraulic brakes. Gawa yan ng Logan. Ayan, Logan. Siguro hydraulic brakes to ni Wolverine. Ayan. Sa kabila, ganun din, Logan. Pero guys, ito, naka-Shimano siya na shifter na 7-speed. Sa kabila, wala. Kasi naka-1-by lang to. So, wag hanapin ang wala. At kapag iniwang ka, wag mo nang balikan. Ayan. Yung headset niya, yung headset gawa ng totem na merong 1, 2, 3 spacers. Ayan, na-adjust yan. Pwede nyo lipat doon. Na-taper nga pala guys to, ha. Na-integrated ball bearing. Punta tayo sa wheel set niya, guys. Wheel set. Yung wheel set niya naka-quick release. At integrated ball bearing. Tapos alloy na. Alloy ang ating hubs. Siyempre, bakal ang ating spokes. Tapos naka-double wall alloy na rims. Nagawa yan ng totem. Ayan o, totem. Na 27.5. Ayan guys, makikita natin totem. Yung gulong natin guys, wala akong nakikitang sulat. Pero sabi sa akin, Kenda daw to. Malapad yung gulong niya guys, oh. Hanapin natin kung ano yung sukat. Ayun. Ang sukat niya guys ay 27.5 by 2.25. Ang lapad ng gulong natin. Ayan. Siyempre, sa likod, ganun din. Yung hubs nga pala natin ay gawa ng guli na alloy. Alloy yung ating hubs. Pati ang ating rim. Ayan. Punta tayo sa gear set. Siyempre, dito muna tayo sa crank. Ang crank ay gawa ng Pro Wheel. Ayun, alloy. Ito nakikita nyo na to, plastic lang to. Nung chainring. Ang chainring nga pala natin guys ay 44. Ah po, 34, sorry, 34. 34 teeth. Tapos, yung kanyang chain, wala akong nakikitang guys, pero may nakikita ko dito, T. Ayaw. Ayan, letter T. Yung kanyang chain. Walang brand eh, guys. Tapos, yung cogs niya, nakasulat, Shunfeng, na 7 speed. 14 teeth to 28 teeth. 7 speed. Ito kagandaan ito guys, yung RD niya, long cage, gawa ng tourney. Ayan o, naka long cage tayo, gawa ng tourney. Ayan. So punta tayo sa kanyang preno. Ang preno niya, gawa ng Logan. Kaya kung makikita nyo, gawa siya ng Logan. Tapos yung rotor niya, 160 millimeter. Yung kanyang rotor. Siyempre, sa kabila,
Gawa ng Logan yung caliper. Tapos 160mm na rotor. Ang kagandahan nito guys, nasa loob yung brake caliper, nasa loob ng frame. Wala siya sa labas, so malinis na itong tingnan. Dito nga pala dumaan yung kable ng brake or preno natin sa likod. Ayan, dito sa likod ng chainstay. Lumabas dito. Ayan, dalawa. So dalawa, lumabas. Tapos meron ditong cable guide. Ayan. So ayan guys ang ating Totem Cruiser. So guys, ayan ang ating bike check ng Totem Cruiser. Syempre dito lang yan sa Jacob Apparel and Bike Accessories na matatagpuan sa Binya Second, Bukawi, Bulacan. So mabibili nyo ito sa halagang 12,000 pesos. Yan. So kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag kalimutan mag-like at mag-comment na gusto nyo pang mga iba-bike check natin. So, pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga bagong video natin. Ayan. Hanggang sa susunod na video. Salamat. Bye-bye.